Hello guys, welcome back sa aking channel. Ako nga pala Sir Mar Santa Maria, Master Teacher 1 of Governor Luis A. Ferrer Jr. East National High School na magbibigay sa inyo ng mga math techniques para mapadali ang topic nyo sa mathematics. So yun guys, ito yung part 2 ngayon ng quadratic equations na under ngayon ng quarter number 1, week number 1. Pero ang gagawin ko dito ngayon ay explain natin ang how to solve quadratic equation by extracting the square roots. Balikan muna natin yung pinaka-definition ng quadratic equation. Yung nga lang, nasa ano tayo? Nasa part 1 ito pinaka-definition natin. Kung gusto mong skip ngayon to, balikan mo lang yung video natin about quadratic equation na kung saan diniscuss natin thoroughly yung pinaka-quadratic equation. Okay, balikan muna natin, baka ayaw mo nang balikan yung video na yan. Okay, so quadratic equation in one variable is a mathematical sentence of degree 2, okay, second degree, that can be written in the following standard form: ax squared plus bx plus c is equal to 0. Pag sinabing standard, naka-decreasing order. Siyempre, nauna yung x squared, saka pa lang yung bx, saka pa lang yung c. Okay? Na kung saan, yung a, b, and c natin dito are real numbers. Sabi ko nga sa inyo, mali itong nasa module nyo na ang a ay greater than 0 or positive. Okay? So, kasi nga, pag sinabi natin real, pwedeng rational or irrational numbers, pwedeng decimals, integers, o kaya naman ay fractions and whole numbers. So, syempre, pag integers, diba, may negative doon. So, hindi pwedeng ang a mo dito ay greater than 0. Walang restriction sa kahit anong libro na ang a ay greater than 0. Mas maganda lamang tingnan. Sa akin dati noon, maganda tingnan. Ngayon, ayoko nang okay lang na negative eh. Less than 0. Kasi nga, sa panahon ngayon, di ba, pag sinabi mo positive ka sa COVID, ang hirap noon. Pero pag negative ka, mas maganda, di ba? Kaya dati, mas preferred ko yung positive yung a. Pero ngayon hindi na. Okay lang na siya ay negative kasi pag nagbabago kasi yung panahon, no? Kaya okay lang. Para wala din naman 'yon. Kaya huwag niyo sundan 'to ng a ay greater than 0. Pero siyempre dapat ang a is not equal to 0. Dahil any number multiplied by 0 is equal to 0. So ano ngayon mangyayari kay ax squared kapag yung a 0, 'di ba? Magiging 0, mawawala 'yon. Magiging quadratic pa ba? Hindi na, magiging linear na lang siya. Okay? Kaya ang a natin dito is not equal to 0. Pero ito malito ha. So, ax squared is called the quadratic term or degree 2. Ang bx natin dito ay linear term or degree 1. C is the constant term or degree 0. So, pag sinabi natin degree 0, halimbawa, meron tayong x to the 0 power. Siyempre, any number raised to the 0 power except 0 ay laging equal kay 1. Pag nilagay mo ng c dito yan, then i-multiply natin ng c. Siyempre, any number multiplied by 1 is the number itself. Kaya magiging c na lang ito, di ba? So, ibig sabihin, ang exponent mo dito ay 0, kaya degree 0 ngayon ang constant. Okay, so isang paraan para mahanap natin solutions ng quadratic equation is by means of extracting the square root. Pero bago yun, ay reviewin muna natin ngayon ang tinatawag nating solution or solution. So, this is or R value or values per variable, usually x ang ginagamit natin dito to make the quadratic equation correct. Or, minsan tinatawag din siyang roots. Okay? Solution or root or roots. O kaya solutions. Okay? Then, dapat maging familiar din kayo sa pinaka-perfect square para maging madali yung pag-extract ng square root. Okay? 1 squared magiging 1, 2 squared 4, 3 squared 9, 6, 4 squared 16, 5 squared 25, 6 squared 36, 7 squared 49, 8 squared 64. Pag in-extend pa natin yan, meron kang 9 squared 81, so node 100, and okay, so on. So pag-aralan nyo mga yan, 121, 144, 169, okay, and so on. Okay. Tapos, pag kinuha naman natin yung square root ng mga perfect square na yan, syempre, dalawa ang magiging sagot natin dito, positive and negative. May principal square root, tapos may negative square root. Kaya magiging positive and negative of 1. Then square root ng 4, syempre, positive and negative 2. Square root ng 9, positive and negative 3. Square root ng 16, positive and negative 4. Square root ng 25, positive and negative 5. Square root of 36, magiging positive and negative 6. Square root of 49, positive and negative 7. Then square root of 64, positive and negative 8. Siya, pag ginawa square root ng 81, positive and negative 9. Square root ng 100, positive and negative 100. May mga pagkakataon na hindi siya perfect square. Yun nga lang sa module nyo, ay hindi naman nagbigay ng non-perfect square. Halimbawa, magiging square root of, sabihin natin, ay 12. Di ba, hindi naman perfect in 12.
So, hindi ka allowed na gumamit ng calculator. May hirap pa kang extract ngayon ang square root ng 12. Pero pwede natin i-simplify. So, since ang 12 ay meron siyang perfect square factor, which is 4, di ba? Ito yun. Kaya dapat pamilo ka dito sa perfect square, di ba? Ito yung 4. Then, the other factor, siyempre, magiging 3. Okay? So, since ito ay perfect, pwedeng lumabas. Sabi nga ni Kim Chun, no? Perfect eh. So, magiging 2. Okay? Positive and negative 2. Tapos, itong 3 na to ay hindi perfect. So, hindi siya pwedeng lumabas. So, ang mangyayari dyan, magiging positive and negative 2 square root of 3. Okay? So, but sabi nga sa inyo, yung nasa module natin ay hindi naman nagbigay ng mga non-perfect squares. Ayan. Kaya na natin mag-solve ngayon ng quadratic equation by means of extracting the square root. So, remember, when it was mentioned that a quadratic equation of the form ax squared plus bx plus c equal 0 o kaya naka-standard, na kung saan yung b natin magiging 0, mawawala yung bx, ang makalitira ay ax squared plus c is equal to 0. In other words, ang c natin dito could be any constant. Okay? Then, pwede natin siyang i-transpose o kaya naman gamitin ng addition property of equality, magiging ax squared is equal to c. Di ba sabi natin, magiging mapapatang sa no? Eh, di ba ang c dito ay any real number? So, nagpapakita na yung c dito, it could be positive or negative. Then, kapag yung a mo ay naging 1, then the quadratic equation is further reduced to x squared is equal to c. Na-recall natin kanina yung square root, so wala magiging problema dyan. Okay? In order to solve quadratic equation by extracting the square roots, then the equation must be written in the form x squared is equal to c. Ito yung pinakamadali, pero para sa akin, pwedeng hindi as long as yung numerical ng x squared ay perfect. Alam mo, for x squared, ganyan. Pwede nang, kahit hindi, pwede mo na yung square root yan, di ba? Yun nga lamang, mas magiging madali kung naka-x squared agad. So, ibig sabihin, divide by 4, then, okay, divide by 4. Then, saka mo palang square root para mas magiging madali yung proseso. Okay? So, before extracting the square roots of the left and the right sides of the set equation, so, as to have the equation balanced, then inspect the given example. Okay, so madali lang yung example natin dito kasi pinakita ko na yung perfect square kanina, di ba? Yung kasama to sa perfect square, di ba? Yung 9, okay? So, gagawin mo lang dito ay magiging square root on both sides. Siyempre, square root of both sides. So, magiging since ang square root tapos squared ay sabihin natin inverse. So, pagkakinom mo yung square root ng x squared, magiging x na lang yun. Di ba? Para ano mo? Bawa, meron kang square root ng 4, di ba? Ay magiging equal kay positive and negative okay 2. Alam mo, di ba ang 4 pwede positive and negative 2 tapos naka squared, di ba? E pag kinuha mo yung square root niya, di ba, lalo siya positive and negative 2. Kumbaga, makakancel out ngayon ang square root tapos ang squared kasi magiging inverse yung dalawa na yan, di ba? So, kaya magiging x na lang to, then ang 9 natin dito ay square root niya magiging positive and negative 3. Siyempre, pagka chinect natin to, i-substitute mo yung positive 3 and negative 3. So, pag chinect natin, nabawa ay positive 3 squared, ito ba magiging equal kay 9? So, syempre, correct. So, because 9 is equal to 9. Kapag naman i-check natin yung negative 3, ito ba negative 3 squared magiging equal kay 9? Yes, because negative squared is positive. So, magiging 9 is equal to 9. Okay. So, ito namang number 2, ang gagawin mo lang naman dito ay ilagay mo ngayon na kung saan yung constant nasa right side. So, since ito may minus 25, pwedeng APE o kaya pwedeng transposition, di ba? So, lipat natin, magiging positive 25. Saka natin, square root ang bawat isa. Kaya, magiging x equal to positive and negative 5. Kasi square root ng 25, positive and negative 5. So, ganun lang kasimple yung example na yan. So, pagdating dito, pwede muna nating tanggalin yung coefficient ng x squared para mas mapadali, no? Pero papakita ko sa inyo mamaya yung pwedeng hindi basta perfect yung numerical ng x squared, okay? So, para matanggal tong 4, divide both sides by or ginamitan natin ang tawag nating pwedeng multiplication property or pwedeng division property of equality. So, instead na divide by 4, pwedeng multiply by 1/4. So, pareho lang 'yon, okay? So, pwedeng 1/4 o kaya divide by 4. So, usually, mas preferred nyo ngayon ang nagdi-divide by 4, di ba? Mas madali kasi itindihin yun pag gano'n. Na kung saan, di ba? Mas gusto nyo pa pakita, ikinakancel talaga, di ba? Ayun, nakakancel, magiging 1, then magiging x squared is equal to 49 over 4. Mas madali yun. Pero, pwede rin ang multiply by 1/4. Pareho lang yun, okay? Then, perfect naman yung 49 and 4. Pag kinuha natin yung square root niyan,
magiging x na lang to, then square root ng 49 is 7, square root ng 4 ay 2, kaya positive and negative square root of 7 halves or 7 over 2. Tapos, sabi ko sa inyo kanina, di ba, pwede namang hindi. Sige, pakita ko sa inyo na pwede namang hindi. Magiging 4x squared, okay, para lang din naman makukuha natin yan, is equal to 49, pwede mo na kuhanin yung square root. So, usually, ang ginagawa ko, medyo tinatabat, ayan, hinahabaan ko na, ibig sabihin kasama na yung square root ng 49. Then, square root ng 4 magiging 2, square root ng x square magiging x, then, ang 49 natin, positive and negative 7. And may 2 dito, then, divide both sides by 2, di ba? Parang ganun lang din, di ba? Same lang din. So, still, ang x pa rin naman natin dito ay positive and negative 7 over, okay, 7 over 2, di ba? So, yun nga lang, magagamitin mo lang to kapag perfect to, di ba? Kaya pagka hindi, divide ka na kaagad para hindi maging komplikado. Kaya kadalasan talaga, mas possible ay maging x squared na lamang kaagad. Okay? So, ito, madali-dali pa rin naman to kasi nga, naka-quantity lang yun, ano? Binomial lang yun. Huwag kang malilito dito kay binomial. So, same process ang gagamitin natin. So, magiging the quantity of x minus 1 squared. Square root mo siyempre yung 0. So, hindi na positive negative kasi square ng 0 ay isa lamang dahil ang 0 ay hindi naman positive or negative. Kaya magiging 0, di ba? Mapapasin mo dito, pag ginamitan natin ng transposition o kaya addition property of equality, then ang x natin dito isa lamang. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, value or values. Di ba? Kasi possible na yung makuha natin ay pareho, isa lang yun. Di ba? Okay, so ganun yung mangyari. Kaya ang x natin dito magiging equal kay 1. Isa pang example na similar dyan, diba, magiging x minus 2. Ayan, tapos dito naka-squared. Okay, lagyan natin dito ng constant. Sabihin natin 25 para perfect. Okay, so ang gagawin mo dyan, square root mo to. Okay, square root natin to. Then we have x minus 2 na lamang to. Then positive and okay, negative 5. Diba? So, pwedeng i-transpose natin o kaya APE. So, magiging 2, pwedeng plus and minus 5. Okay? Ibig sabihin, pag ganito, dalawa mo ko natin. So, ang x natin dito, unahin natin ng 2 plus 5. Okay? Na magiging equal kay 7. Then, yung pangalawa, ang another x natin dito, magiging 2 minus 5. Na magiging equal kay negative 3. So, similar dyan, yun nga lang, mas mahirap to ng konti kasi nga, hindi siya 0. So, naging 25. Pero, still, manageable pa rin naman gamit ngayon ang extracting the square root. Okay, solve na natin itong learning task number 3. So, number 1, napakadali lang naman yun. So, since ito ay naka x squared is equal to 169, kaya nga sabi sa inyo, dapat maging familiar kayo sa pinaka perfect square. Dahil pag ginawa mo yung square root niya, ito perfect square naman yung 169. Ang makukuha mo lang dyan ay positive and negative 13. So, bari dalawa. Ayan. So, ganun lang kadali yun. Then, sa number 2 naman, 9b squared equals 75, pwedeng divide na muna, pwede rin namang hindi. Okay, pero kadalasan, dinidivide ka agad, tinatanggal agad yung 9. So, ang variable natin dito, bis, sabi ko nga sa inyo, kadalasan dito ay x, pero pwede rin naman yung other variable. Kung bakit x, ang usually ginagamit doon, di ba sa Cartesian plane, di ba, x yun, di ba? Kaya pag gumamit ng quadratic function, ayun, so x and y na yung ginagamit, hindi na a, b, c, d, okay? So, pero dito, meron pa rin namang equations na quadratic na other than x ang ginagamit. Tulad dito, b. Okay? So, bali magiging b squared equals 25 over 9. Lagi mo lang dyan. Square root mo lang to. Then, ganoon din yung right side. Then, magiging b equals positive and negative. Square root ng 25, magiging 5. Perfect naman yan. Square root ng 9, magiging equal kay 3. So, nakuha natin yung positive and negative 5 over okay, 3. So, sa number 3, okay, medyo kulang tayo ng space. Papakita ko na lang sa kasunod. Okay? So, dito ko ngayon ipakita yung number 3 para medyo may space tayo. Anyway, madali lang din naman to, di ba? So, magiging 3y minus 1 okay, squared equals 0. Then, ganun pa rin. Tulad ng example kanina, square root. Okay, square root magiging 3y minus 1. Square root ng 0, magiging 0 lang yon. Then, pwede tayong gumamit ng APE kay 1. Diba? O kaya naman ay transposition magiging positive yan. Kasi ito magiging 3y. Then, divide both sides by 3. O kaya MPE multiply by 1/3. Pero mas madali yung redivide na ganyan. O mas magandang tingnan. Pero pwede ang 1/3. Kaya ang y natin dito nag-iisa lamang value. O kaya pareho yung value natin 1/3 and 1/3. Ganyan.
So sa number of 4, tulad na binigay ko sa inyong example kanina, so magiging x minus 2 kaya squared equals 16. Ang gagawin natin dyan ay kunin natin yung square root nito, ganun din dito. Then magiging x minus 2 then equals positive and negative 4. Tapos pwede mong i-transpose ngayon ang 2, magiging positive 2 then plus and minus 4. Then, pag ginawa natin isang x, magiging, unahin muna natin yung 4, plus 4. So, magiging equal kay 6. Then, kasunod ay x equal to 2 minus 4. And, syempre, 2 minus 4 ay magiging equal kay negative 2. So, the two values are positive 6 and negative 2. Then, pagdating dito kay number 5, medyo nilevel up lang ito ng konti. So, wag ka lang matataranta dito, ha? So, same process lang naman ang gagamitin natin pagkasama-samay natin yung mga natutunan kanina. Siyempre, separate muna natin yung constant, di ba? Pwedeng addition property or substitute transposition. So, magiging positive yun. So, marito na dito, magiging 2 times the quantity of, okay, t minus, okay, 3 quantity squared. Then, divide muna tayo by 2 or multiply by 1/2 para matanggal yung 2 dito. So, marito na natin yan ay t minus 3 equals, pag dinivide natin 72 by 2, so makukuha natin dyan syempre magiging 30 by 6. Then, ito yung quantity squared, square root na natin yung both sides, okay, square root natin to. Papakita ko ngayon to dito, tapos magiging t minus 3 na lamang, okay, tapos square root ng 36 positive and negative 6, tulad na ginawa natin kanina kay number 4, pwede mo na i-transpose ang 3, magiging positive 3. Ayan, so pwede mo na kuhanin yung dalawang values ng t. Usually ang ginagawa ay t sub 1, ganyan, t sub 2, ginagamit yun ng subscript. Pero pwede namang hindi, then ang t natin dito ay, nahin mo natin yung plus, so magiging 3 plus 6 equal to 9. Then yung pangalawang value ng t ay magiging minus naman to, 3 minus 6 equal to negative 3. So the two values are 9 and negative 3. Ayun guys, natapos natin yung part 2 ng quadratic equations. So, isusunod natin yung part 3 na kung saan solving quadratic equations by factoring. Medyo mahaba-haba yung factoring na yun. So, itong topic na to ng week number 1 ay hahatiin natin sa 5 videos para masabi nga sa inyo ay mapasimplify natin yung discussion. So, thank you and see you sa susunod natin video.